Isang malalim na hininga, itong si Nicholas McCauley ay nagtatrabaho bilang tagaayos ng props para sa palabas sa pelikula at telebisyon. Nais din niya na maging writer at maging isang direktor. Kasama sa kanyang hilig ay ang pag-free diving. Nang taong 2012, nagsimula ito na sumali sa kompetisyon. Di kalaunan ay naging kampiyonato nga ito sa pagsali niya sa kompetisyon na kanyang sinasalihan. Nagkampiyon ito sa World Cup at nakuha ang bronze nang sumali ito sa paligsahan ng free diving sa Greece. Sa edad na 32 taong gulang, siya ay ang kauna-unahang Amerikano na nakabasag ng record na 320 talampakan na free diving o ang paglubog ng walang oxygen at isang malalim lamang na hininga. Nang sumunod na taon ay lumaban naman ito sa isa sa pinakamahirap na kompetisyon na gaganapin sa Bahamas. Tila ba ang Olympic na mga free diver ang katumbas nito? Ito ay ang tinatawag na ang Inferno of a Blue. Gaganapin ito sa isang sinkhole sa karagatan na may lalim na 650 na talampakan. Ito ay ang tinatawag naman na ang Dina Blue Hole. Ang pasukan ng sinkhole na ito ay napakakitid, ngunit sa paglalim nito ay palapad na ng palapad ang daanan nito hanggang sa umabot sa 100 metro. Ang sinkhole na ito ay ang pinakamalalim na naitalang sinkhole sa buong mundo. Kalahok sa kompetisyong ito ay ang 34 na mga diver galing sa 16 na bansa at lalaban sa 3 iba't ibang kategorya. Ang dapat nilang gawin ay kumuha ng isang malalim na hininga at lumangoy hanggang sa ilalim na kakayanin nila. Biyernes nang sinubukan nitong si Nicholas na basagin ang record na 314 na talampakan. Ngunit tila ba may mali? Kaya naman tinulungan siya upang siya ay makabalik at makaahon. Sa pag-ahon nito ay may pulang likido na lumabas sa bibig nito. Tila ba hindi natawa si Nicholas at nagmumura pa ito nang siya ay iahon nila. Inakala nito na nabasag ang kanyang eardrum kaya naman hindi na siya maaari na lumaban pa. Ngunit sa kanyang tuwa ay hindi naman pala ito ang nangyari. Naipit lang daw ang isa sa ugat ng kanyang baga at talaga naman na nangyayari ito sa mga free diver na katulad niya. Kaya naman tuloy ang paglaban niya sa kompetisyon na pinapangarap niya. Kaya naman Linggo nang subukan na namang muli nito ang paglangoy. Para mas maintindihan niyo mga katinagalog ko, ang lalim ng gusto niyang marating, ang isang normal na swimming pool ay mula 6 feet o 1.8 metro hanggang sa 8 talampakan o 2.4 na metro. Samantalang ang isang Olympic na swimming pool ay 10 talampakan ang lalim o 3 metro kapag sinukat. Ang nais ni Nicholas na malangoy ay 236 feet o 72 metro ang lalim. Ito ay gamit lamang ang isang malalim na hininga. Bago nito gawin ang pagsulong, nakahiga muna ito ng patihaya sa karagatan. Tila ba sinusubukan ito na mag-relax. Sa gawaing ito, babagal ang pagtibok ng kanyang puso. Huminga ito ng napakalalim at eksakto na 12:25 ay sinimula na nito ang pagluso. Sa ibabaw ay nakaabang at nagmamatsyag ang mga judge maging ang mga excited na manonood kasama na ang mga makakalaban niya. Bukod sa training ng mga free diver sa pagpapabagal ng puso nila ay ang pagiging alerto nila sa kawalan ng hangin sa katawan o ang tinatawag naman nila na ang hypoxia. Sinasanay nila ang katawan nila na huminahon at kontrolin ang kagustuhan ng katawan nating tao na huminga. Ito ay natural para mabuhay ang kahit ano sa mundo. Alam ni Nicholas ang mga bagay na ito. Kalmadong bumaba ito sa 15 metro, 30 metro, 45 metro, 60 metro. Ngunit tila ba nag-alangan ito pagsapit niya sa 68 metro? Tila ba ito ay nagnais na umakyat? Ngunit nagpatuloy ito at nagbago ang isipan. Ninais nito na basagin ang record na 72 metro. Ngunit iba ang kwento ng pagbaba sa pag-akyat at pag-ahon. Lahat ng kalaban nito ay tila ba pigil hininga habang ito ay pinanonood nila. Ngunit 3 minuto at 38 segundo matapos na ito ay lumusong ay umaho na itong si Nicholas mula sa kailaliman ng karagatan. Upang masabi na matagumpay ang dive ay dapat na sabihin ng diver na okay pa ako. Ngunit tila ba nang sabihin ni Nicholas yaon ay iba
ang pagkakabigas niya. Saka ito ay bigla na laman na nawalan ng malay. Kaagad naman itong inalis sa tubig papunta sa mga doktor na nakaabang. Kaagad nilang nalaman na may problema ito sa baga. Kaya naman nang itagilid nila ito ay umagos ang pulang likido mula sa bibig nito. Ang pulso nito ay talaga namang napakahina na at sa loob ng 15 minuto ay tuluyan na nanawala ang pulso nito. Kaagad nilang ginupit ang damit na panglangoy nito at ginawaran ng CPR at binigyan pa ng 3 adrenaline para muling tumibok ang kanyang puso. Saka ito ay dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit hindi na siya naisalba pa. 1:44 ng hapon, idineklara ito na wala ng buhay. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay naitala bilang ang severe acute pulmonary edema o ang pagkakaroon ng maraming tubig sa baga. Kaya ang tao ay hindi na nakahihinga pa. Ito ay dahil na rin sa lalim na pinilit niya na abutin. Si Nicolas ay ang unang atleta na nasawi sa paligsahan sa buong 21 taon nito na kasaysayan. Mga katinagalog ko, dapat po ay alam natin ang limitasyon natin. Walang masama na subukan, ngunit talaga naman na ang tao ay may hangganan. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.